So yung mga paps, isang magpapalang umaga. Itong ngayon na mga kapaps ay Linggo po ngayon. Tulad ko nga ang mga sinasabi ko na nakaraan, tuloy-tuloy po ang ating trabaho dito. Yan. So ngayon, Linggo po ngayon at ito ay nakabiyahe po tayo. So dito sa trabaho kong ito, walang sinasayang na araw o oras man. Basta't kinakailangan ay trabaho talaga. Yan. At yun ang hinihiling ko ng sa ating Panginoon, na bigyan ako ng kalakasan ng pangangatawan. At ilay po tayo sa anumang kapamakan. Yan. Hindi man tayo nakapagsimba ng araw ng Linggo, mga kapaps. At yung pagdarasal naman natin ay hindi nawawala. Yan. Ito nga ay ulitin ko lang po sa inyo. Hanggang sa ngayon kasi hindi pa naayos yung ating channel. No, sana kung kinanatnan, basta mapaayos lang natin. So yun nga, ika nga mga kapapo, at ako'y nalulungkot. So mga nakaraang araw, ito ay hindi naman natin sinasadya, pero talagang kusang dumarating sa ating buhay. Kaya ang tawag nito, mga kapaps, goodbye 10 years. Goodbye 10 years. Dahil yung sinasabi ko sa inyo na 10 years, mga kapaps, yung validation ng ating license. So first time kong nahuli sa LTO. Yan. Ito, papakita ko sa inyo yung pagkahuli ko. Hindi naman na talaga natin sinasadya yon, pero talagang dumarating. Ayan, no? Yan. Ito yung resibo. So, naayos na natin to. Yan. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, mga kapaps, nakita nyo ba yung magkano yung binayaran natin sa LTO? Paano ba yun? Ayan, baliktad yata. Ayan, no? Yan ang nakakalungkot. Ayan, no? So, tinubos na natin to, mga kapapo. Ito ang pinakamatinding sa buong buhay ko ay na tinasuhan ako ng safety driving. Ayan. Sa Inlix. Tapos ang nakalagay pa is last swerving driving. No, yan pinakamalupit. So hindi ko po maintindihan kung bakit nagkaganon. Dahil pa-exit ako ng Caloocan. Siyempre na sa pangalawang linya ako bago ka pupunta doon sa kanan na papuntang exit. So siyempre pupunta ka muna dito sa bandang kanan mo, dahil palabas ka na eh. Ang mali pala yun, sabi ko hindi naman mali yun, kasi nasa pangalawang linya ka eh, di ba? So hindi na ako nakipagtalo, mga kapaps. Siguro na isipin na rin natin na sigurong gusto talagang mamira yung traffic enforcer. At ang hindi ko lang matanggap, dahil charge tayo ng ganun na violation. Yun. Ang masama doon, mga kapaps, kinunan ko lang ng video to para maging aware na rin sa mga kapwa ko driver na dumadaan sa Inlix o saan bang skyway, kung yan. So dapat talaga mag-iingat. So nung time na yun, mga kapaps, talagang dismayado ako, dahil first time nating magkaroon ng violation sa LTO, at ang dami pang katanungan ng traffic enforcer kung sinong sakay ko, binabanggit niya kung ano. So
Ako naman ay mahinahon. So hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Pero may mali na dapat nakiusap ako na parang hindi maging dalawa yung violation ko. So dapat yun ang ginawa ko. So dahil siguro nawala na sa isip ko yun, ganun ang nangyari. Pirma na lang, pirma. So yun ang ingatan nyo mga kapaps. Pakiusapan para mas mababa yung babayaran. So yun nga, kaya ako nadismaya. Tuloy ang tagal ko nagmamaniho, for the first time ko talagang nakasuhan ko ng ganun eh. O, sa NLEX pa. So sana maging aware yun sa mga ano. Kaya goodbye natin yours. Masama pa mga kapaps, magre-renew tayo ngayong October. So ngayong October kasi yung ano, yung renewal ng ating lisensya. Pagbi-birthday na. So ngayon, June, July, August, September, October. So 4 months. 4 months din na makukuha natin na validation ng driver's license ay 5 years na lang mga kapaps. So yun ang doon, goodbye. Goodbye. 10 years yan. Yan. At so at buti na lang mga kapaps ay niripan ng ng office nung una, hindi sila pumayag na ganun nga kasi talaga naman totoo hindi kasalanan ng sasakyan yun. So inaamin ko naman mga kapaps na pagkakamali ko. Kaya lang siyempre hindi, wala naman tayong pira na pangtubos, di ba? Kung magkakaroon mo tayo, so kailangan pa natin mangutang para mabayaran yun mga kapaps. So sana maging aware kayo mga kapwa ko driver sa NLEX. Pinakamababang babayaran sa violation sa NLEX ay o saan mga Skyway man o saan pa north man yan o south. So 1,000 ang pinakamababang violation. So may seminar pa, depende sa iyo sa ano 'yun, depende sa violation. So may seminar pa 'yun. So sayang yung araw, nag-absent ka na, nagbayad ka na. So sayang yung 10 years. So yun yung pinaka masamang ano, masamang bangungot. Ano nangyari? 1 week na ngayon mga kapapo. So nakaraang linggo lang ako nahuli. So naayos na natin, na-settle na natin. So yun, sana maging aware. So hanggang dito na lang aking vlog mga kapaps. So bye bye.